Dad! Choy, sigurado ka bang walang masamang nangyari sa inyo? Opo, Lola. Yung aso lang. Hindi naman po sa amin. Don't worry, Apo. Magaling na mga pulis na nanay at tatay. Mahuhuli din lang yung gumawa nun. Ha? Huh? Nagawa rin ni Kuya Paco na umiwalay siya sa atin? Uri ko. Sana makipagkaibigan siya ulit sa atin, no? Eh kung ayaw niya, di wag. Di naman natin siya kailangan, eh. Rico, pag naging kaibigan mo ang isang tao, kailangan mo siya. Kung hindi, hindi dapat hindi mo na siya naging kaibigan. Sa'yo, alagaan mo yung numero mo. 20 pesos, tamang 8,000 na. Sige, balik mo ulit yan. Oo, sige na. Susunod, 40 pesos na. Ano, mamu, kaya? Ano kayo man, oh. Belen! Uy! Oo, oh, taya na. Siyempre, baka tama na tayo. Yun ulit, ah. Huy! Taya na, saan? Taya, oh. Yun ulit, ah. Oh. Numero. Tigil! 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 Hoy, tay! Pare, polis! Sipad na! Hoy, sila! Tigil! Pulis ito! Pahirapan mo pa ako, ha? Ha? Robert. Kuya, malaking problema na talaga dala na Mariong yan. Bakit? Court duty ka. Oh, Mario. Sino yan? Sir, ito si Simon Valencia. Kabo ng wedding dito sa Bagong Pag-asa. Paano yung nahuli yun? Madali nga, akala ko ba sabi mo sa akin, maingat ang mga tao mo? Nagulat din yung mga bata natin sa presinto. Hindi tayo natimprehan agad. Sino ba sa akin nakilala ng kabo niyan? Sir Gore lang. Robert, ayusin mo yan, ha? Hindi tayo pwede sumabit dyan. Kuya, kayang-kaya ko namang ayusin to, eh. Ang kailangan ko lang go signal mo. Sa tingin ko, hindi lang pananakot ang kailangan ni Mario. Huwag ka nang magkaila, Simon. Yung van na laging sumusunod sa'yo, doon binubola yung wedding, di ba? Nung sinimulan kitang e-surveillance, doon na rin simula ang pananakot sa akin. Sir, may ebidensya ka ba? Kung wala kang tinatago, papasukin mo kami sa bahay mo. Kapag wala kami nakakita, titigilan na kita. Kayo, sir, nagpapatawa kayo, ano? Kung may hawa kayo sa akin, hindi sana nakakuha na kayo ng search warrant. Hindi nyo kailangan nagpermiso, sir. Sanay na sanay, ah. May tinatago nga yan. Sir, yung abogado niya, nandito na. Handang-handa, oh. May abogado na agad. Kabo nga siguro talaga ito ng wedding. Nagpunta na ako rito para sundulin yung kliyente ko. Let me remind all of you na wala kayong hawak na kahit ano para ikulong siya. Kahit kung ayaw ninyong bigyan ko ng problema ang presintong to, i-release nyo na siya. Ariko, hindi
namimiss si Tito Enrique? Namimiss? Eh, bakit tayo mo makipagbati sa kanya? Makikipagbati lang ako sa kanya pag nakipagbati siya sa'yo. Enrico, pwede ba yun? Paano pag hindi siya nakipagbati sa akin? Eh di hindi ka rin makikipagbati sa kanya. Ewan. Siguro. Bakit pa siya nagalit sa'yo? Larico, huwag na natin pag-usapan yun. Bakit? Basta, wala. Siguro, kaya ayaw mo ikwento sa akin. Kasi, lalo lang ako magagalit sa kanya, no? Pag nalaman ko yun. Ha? Hindi, Rico. Santino, hindi ka pwede magsinungaling sa akin. Hindi ka marunong eh. Ano ba kinakagalit sa'yo ni Daddy? Mario, alam kong mainit ang ulo mo dahil sa ginawang pananakot sa inyo. Pero hindi pa rin ito dahilan para pumalpak ka. Idinamay nila ang pamilya ko, sir. Naiintindihan ko. Pero hindi pa rin dapat maulit ito dahil ilalagay mo kaming lahat sa alanganin. Sir, kayo ang matanong ko. Sa tingin niyo ba, inosente ba ang taong iyon sa ibinibintang sa kanya? Mario, maaaring totoo ngang siya isang kabo ng weting. Pero ang pinag-uusapan dito ay hindi kung ano ang totoo, kundi kung ano ang nasa batas. At ikaw, bilang isang alagad ng batas, ikaw ang unang-unang dapat sumunod sa batas. Kaya bigyan mo muna ako ng ebidensya. Talaga si Daddy, pinili ka niya magsinungaling. Hindi, Rico. Mabait si Tito Enrique. Minsan, nakakalimutan niya lang. Ewan, basta galit ako sa kanya. Sige, tuloy na kami, Santino. Ihatid ko lang sila sa bahay nila. Sige po, Father Jose. Kuya Kokoy. Sige, Rico. Ingat ka. Bye, Kuya Kokoy. Bye, Kuya Kokoy. Bye, Father. Bye-bye. Nagpadala ka na naman sa galit mo, kaya hindi mo masisisi si Hepe. Siguro nga. Sheldon, wala mo na kung planong arestuhin siya kanina. Kaya lang, biglang tumakbo. Kaya yun, hinahabol ko. Nagbabakasakali ako na may makukuha ako sa kanya, kaya gusto niyang tumakas. Kaya sa susunod, mag-iingat ka. Huwag mong hayaang magkaroon ng mga kaaway mo ng pagkakataon na mapatanggal ka sa serbisyo. Dahil kapag nangyari yun, lalo ka lang walang magagawa.